Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Gaya ng aking nabanggit sa nakaraang episodyo, kami at ang aming mga kapatid na organisasyon sa buong mundo ay naglunsad ng isang panawagan kay Papa Francisco upang hikayatin siyang ikonsagra o italaga ang Rusya sa kalinis-linisang puso ni Maria ayon sa kahilingan niya na ibinahagi niya kay Sister Lucia noong 13 ng Hunyo 1929. Bagaman ipinahayag na ng Santo Papa na ikukonsagra niya ang Ukraina at Rusya sa darating na 25 ng Marso sa taong ito, nais lamang naming ipasiguro niya na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihang apostoliko bilang bigaryo ni Jesucristo na samahan siya ng lahat ng katolikong obispo sa buong mundo sapagkat bahagi ito ng kahilingan ng ating mahal na ina. Bukod sa di pagbanggit sa pangalan ng Rusya mismo, ito rin ang siyang naging pagkukulang ng mga nakalipas na konsagrasyong ginawa ng mga Santo Papa sa nakaraan sapagkat hindi malinaw ang pakikilahok ng ating mga katolikong obispo. Dahil sa maselang sitwasyong ito, dulot ng digmaan sa pagitan ng Rusya at Ukraina, nilarapat naming ilunsad ang panawagan at petisyong ito na naway magbunga ayon sa kagustuhan ng Mahal na Birhen. Kaya't kami ay umaasa na sumapit na ang natatanging pagkakataon upang tupdin ito. Samahan ninyo kami sa adhikain ito at pirmahang agad ang petisyon na iahain namin sa Santo Papa. Narito po ang teksto ng apilang ito. Panoorin at pakinggan. Panawagan bilang anak kay Papa Francisco. Dinggin ang kahilingan ng Mahal na Birhen ng Fatima at ikonsagra ang Rusya sa kalinis-linisang puso ni Maria. Mahal na Santo Papa, sa aparisyon noong 13 ng Hulyo 1917, sinabi ng Mahal na Birhen sa 3 batang pastol sa Cova Diaria, "Darating ako upang hingin ang pagkukonsagra ng Rusya sa aking kalinis-linisang puso at komunyon ng reparasyon sa mga unang Sabado. Kung ang aking mga kahilingan ay didinggin, ang Rusya ay magbabalik loob sa Diyos at magkakaroon ng kapayapaan. Kung hindi, ikakalat nito ang mga pagkakamali nito sa buong mundo na maghahasik ng mga digmaan at pag-uusig sa simbahan." Noong 13 ng Hunyo 1929, sa kumbento ng mga Madreng Dorotea sa Tuwi, Espanya, kung saan pumasok si Sister Lucia, ipinagtapat sa kanya ng Mahal na Birhen sa isang panibagong aparisyon. Dumating na ang sandali ng kahilingan ng Diyos sa Santo Papa na gawin. Kaisa ng lahat ng mga obispo sa mundo, ang pagkukonsagra ng Rusya sa aking kalinis-linisang puso. Ipinapangako niyang maliligtas ito sa ganitong paraan. Ang kahilingan ay maagap na naipadala sa Santa Sede. Gayunpaman, sa mahigit na 90 taon na lumipas mula ng formal na naipadala ito, wala ni isa sa mga magkakasunod na papa ang nagsagawa ng konsagrasyong ito sa mga alituntunin na hiniling ng Mahal na Birhen. Bagaman may ilang mga konsagrasyong nagawa na halos na isakatuparan ng mga kinakailangang alituntunin, wala ang isa sa kanila ang nagtagumpay na tupdin ang lahat ng mga ito. At ito ay dahil sa natural kaysa sa supernatural na dahilan. Una, hinatulan itong
maling pamumulitika o politically incorrect, na ikadidismaya ng isa sa mga kaalyado ng ikalawang digmaang pagdaigdig. Na maglaon ay itinuring itong nakapipinsala sa pag-unlad ng mga ekumenikal na pagsisikap sa pakikipag-ayos o rapprochement sa patriarka ng Moscow. Sa bandang huli, isinulong bilang pagtutol na ang gawain ng konsagrasyon ay maaari lamang gawin kung nauugnay ito sa Diyos at hindi sa mahal na Birhen. Para sa Ina ng Diyos, ang ipagkatiwala ang isang nilalang o bansa ay sapat na. Ang pananalasa na idinudulot ng mga sumasalakay na puwersa ng Rusya sa magiting na Ukraina at ang banta sa kapayapaan ng daigdig na walang habas na ginamitan ng lalong nakamamatay na mga sandata ay nagmumungkahi na ang lahat ng mga konsagrasyon na ginawa magpasa hanggang ngayon ay hindi pa tinatanggap ng mahal na Birhen. Kung naganap nga ito, natupad na sana ang pangako niya at nasimula na sana ng Rusya ang landas ng pagbabalik loob sa Diyos at matatamasa na ng mundo ang tunay na pag-asa para sa kapayapaan. Nahaharap tayo sa pinakakritikal na sitwasyon mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinahihiwatig ng mga pinuno ng Rusya at ng mga internasyonal na mga analista ang posibilidad ng digmaang nuklear na maaaring kahantungan ng labanang ito. Kahit sakali mang humupa ng panamantala ang kasagsagan ng labanan sa kung saan-saan mang dao, sa masilang sitwasyong ito, dapat nating iangat ang ating mga mata sa langit at hilingin sa mahal na Birhen na nakakita ng mga pangyayaring ito, na saklolohan niya tayo upang maiwasan ang malawakang pagkitil ng mga buhay. Dapat nating gawin ang kanyang hinihiling na nangangahulugan na ikonsagra ng Santo Papa ang Rusya sa kanyang kalinis-linisang puso kasama ng lahat ng mga obispo sa mundo. Mahal na Santo Papa, kami na nakalagda sa ngalan ng dugo ng libu-libong biktima ng pagsalakay ng Rusya at ng mga luha ng milyon-milyong Ukrainyano na napilitang tumakas o mamuhay sa takot sa kani-kanilang mga tahanan. Sa ngalan ng milyong-milyong mga Katoliko sa buong mundo na nakikiramay sa kanilang naghihirap na mga kapatid na Ukrainyano at sa kanilang matuwid na tao na nagnanais ng kapayapaan para sa mundo, nagsusumamo kami sa inyong kabanalan na gamitin ang inyong buong kapangyarihang apostoliko at manawagan sa lahat ng mga obispo sa mundo na samahan kayo sa isang formal na pagkukonsagra ng Rusya sa kalinis-linisang puso ni Maria. Sumapit na ang panahon para isantabi ang mga pantao at panpolitikang konsiderasyon at gumawa ng isang supernatural na pagkilos ng pagtitiwala bilang anak sa bisa ng hinihiling ng mahal na Birhen. Sa panahon din ng ikalawang konseho ng Batikano, mahigit 50 taon na ang nakalilipas, dalawang obispo ng Brazil ang nagharap ng petisyon na inspirasyon at isinulat ni Profesor Plinio Correa de Oliveira na humihiling ng pagkukonsagrang ito ng Rusya. Ang petisyon ay nilagdaan ng 512 mga ama ng konseho. Ngunit ang pagkukonsagra ay hindi natupad. Ang panawagang bilang anak na ito ay isinusulong bilang makasaysayang pagpapatuloy ng petisyon iyon. Mahal na Santo Papa, napapanahon na po upang tuparin ang pagkukonsagrang ito. Kung gagawin ninyo ito, may babalik loob sa Diyos ng mahal na Birhen ang Rusya
maibabalik ito sa kalinga ng banal na simbahang Katoliko. Nakidalikuran nito, maraming siglo na ang nakalilipas. Pangungunahan ng mahal nating ina ang katangi-tanging gawain ito. Gagawin niyang malaig ang kapayapaan at ang kanyang makainang puso ay maghahari sa isang mapayapang mundo. Sa wakas, ang aking kalinis-linisang puso ay magtatagumpay. Ang inyong matatag na pagkilos ang siyang makapagbubukas sa dakilang pagtanaw sa paghahari ni Maria. Naway matugunan ninyo ang aming panawagang ito sa Santo Papa sa pamamagitan ng paglahok at paglagka sa petisyon ito. Mangyaring pindutin lang ang buton sa itaas o i-click ang link sa description box sa ibaba upang mapirmahan ang formularyo. Maaari rin ninyong bisitahin ang aming website dito sa https://consecratiorusiae/tl.ph. Narito ang susi upang makamit natin ang pagtatagumpay ng kalinis-linis ang puso ni Maria at ang tunay at palagi ang kapayapaan sa mundo. Maraming salamat po. Naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.